magkakaubusan na ng tiket sa bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Magbabalita live mula sa PTEX si Gerard de la Peña. Gerard, siksika na ba dyan? Ano ang mga biyahe ang sold out na? Cheryl, sa ngayon medyo maraming tao dito, no? Pero yung siksikan talaga ina-expect natin mamayang gabi yan dahil yung marami sa mga gustong bumiyahe ngayong araw nito may pasok pa sa araw nito. So ina-expect ng PTEX management na mamayang gabi magdadatingan itong mga pasaherong ito. Kahapon, ang bilang ng mga pasahero dito ay umabot ng 130,000 at ngayong araw ina-expect nila 150,000 ang dadating dito sa PTEX. Doon naman sa mga sold out na biyahe, alam mo, kahapon wala nang biyahe. Yung mostly mga papuntang Bicol, particularly sa ibang parts ng Albay, sa Camarines Norte at iba pa. Pero ngayong araw na ito, kumbaga sa inyo, nag-replenish ng mga supply ng buses. Kaya merong ibang mga biyahe ulit na papunta sa iba't ibang parts ng Bicol, Sorsogon, meron din tayong nakitang biyahe papunta sa iba't ibang parts ng Mindanao. 1,000 na special permits ang ibinaba ng LTFRB. Yun nga lang ang sabi ng PTEX management, particularly doon sa mga biyahe papuntang Bicol, walang kasiguruhan na aircon ang sasaknilang bus. Cheryl. Pero yung 1,000 na special permits na ilalabas ng LTFRB, sasapat na ba yun? Ano ba yan? Yan ba ay sa lahat na yan? Ng terminals, hindi lamang PTEX. Tama, Cheryl. Alam mo, medyo marami itong special permits na inilabas ng LTFRB. Ano? Kasi more than 1,000 yun. To be exact, 1,080 permits. Kung maaalala natin, itong undas, around 600-700 lamang itong mga permits nito. So ngayon talaga, marami. Ang sabi ng PTEX management, sigurado makakauwi ang lahat, yun nga lang, baka yung ibang mga destination ay ordinary bus lang ang masasakyan. Pero siguradong may masasakyan, Cheryl. At kumusta yung pagsasagawa ng inspection dyan ng DOTR? Yes, Cheryl, kakatapos nga lang ng inspection dito ni Transportation Secretary Jaime Bautista at kanina kinamusta niya yung mga pasahero dito, nag-ikot-ikot siya, kinamusta niya yung kalagayan ng mga pasahero at sa tingin niya mukhang maayos naman ang kalagayan ng mga tao dito, especially now na hindi pa maraming tao talaga. Yun nga lang, mamayang gabi, asahan na natin na medyo halos wala ng malakaran dito dahil ganun talaga karaming tao i-expect natin mamaya. Cheryl. Sa naunang inspeksyon ng MMDA kahapon, pinuna yung kakulangan ng seguridad. May improvement ba ngayon? Cheryl, kanina tinanong natin yung DOTR kung ano masasabi nila sa security protocols dito sa PTEX. Sabi nila, mukhang sasapat naman dahil merong mga metal detectors pagpasok pa lang ng terminal at talagang ini-inspeksyon nila yung mga gamit ng mga pasahero. Ngayon, ang panukala kasi ng MMDA ay magkaroon ng inspeksyon bago yung mismong boarding sa bus. Ngayon, sabi ng PTEX management, may internal discussions pa kung ipapatupad nila yan. Cheryl. At kumusta naman yung mga pasahero, komportable pa ba sila dyan? Sa ngayon, Cheryl, komportable yung mga pasahero natin. Ito, kumustahin natin yung isang pasahero dito. Ma'am, good afternoon po. Live po tayo sa 1PH. Ano po ang pangalan ninyo, ma'am? Michelle Aguirre po. Ayan. Ma'am Michelle, saan po ang punta ninyo? Quezon po, sa Narciso. Ma'am, so far, kamusta po yung pagpunta nyo po dito sa PTEX? Hindi ba kayo nahirapang pagpunta dito? Di naman po. Ma'am, yung pagbili ng ticket, kasi particularly yung mga ruta papuntang Bicol, medyo mahirap na makahanap ng ticket. Yung sa inyo po, kamusta? Ay, wala pong pila. Nag-solo lang po ako doon sa pilahan. Okay naman po. Gano'n po ka-importante na makauwi kayo sa Quezon ngayong araw na ito? Ay, importante po makasama ko po yung pamilya ko. Ayan, dahil dyan, ma'am, Merry Christmas in advance. At ito po ang pamaskong handog mula sa Signal. Merry Christmas po. Thank you po. Ayan, Cheryl, nakausap natin si Ma'am Michelle na papuntang Quezon at so far maayos dito lahat. Ang swerte naman niya, sabi niya, ay walang pila. Sana all, siguro yung mga nanonood sa atin ngayon, sana. So yung Quezon talaga ay matumal. Ang Bicol talaga, Gerard, ang talagang kumbagay blockbuster. Oo, sa observation ko, Cheryl, yung blockbuster talaga lagi, particularly yung mga papuntang Albay, Sorsogon,
Naga, ayan, laging fully booked yung mga yan. Daet, napansin ko recently, lagi ring fully booked. Yung Quezon, di masyado. Nakita natin may mga pila rin sa malalayong parte ng Batangas, like kunyari, papuntang Nasugbu, iba't ibang parte ng Cavite, ganyan. Ang daming mga pasaherong pumipila dun sa boarding gates doon, pero doon hindi masyado nagkakaubusan ng ticket. Talagang laging Bicol buses yung laging nagkakaubusan dahil ang sabi sa atin ng PTEX, since mahaba yung biyahe, inaabot ng 12 hours, medyo matagal yung turnaround ng buses o yung pag-alis at yung pagbalik dito ng mga bus. So Sherry, may mga delay din. Yeah, Cheryl, tama. May mga delay din. Walang cancellations katulad sa naiyak ko nyari. Ano? May mga flight cancellations. Pero dito may mga delays dahil doon sa turnaround ng buses dahil iti-take into account natin yung tagal ng biyahe and syempre yung traffic dito sa paligid ng PTEX. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.